Right. So we don't want to keep you waiting. All right. From this moment, let us call on the first speaker to represent Mr. Ronaldo M. Angat. He is a researcher at Central Luzon Integrated Agricultural Center, DARFU3, to share with us on their experiences and knowledge about making organic concoctions. Please welcome Mr. Juniper R. Dizon. Mike. Hello, good morning. Usually kasi yung mga audience ko, mga senior citizens, kaya talagang nakaka-change ngayon. Something for a change. So, actually in behalf of, kagaya binanggit kanina, on behalf of Mr. Ronald Angat, who cannot be, unfortunately, actually is the focal person, organic vocal person, I was asked to replace him for this time in order to talk about organic concoctions. So anyway, this is him, not me. I'll test it. Okay. So our topic this hour is about how to process organic liquid supplements and concoction technology. By the way, lahat ba kayo may experience na ba sa ano? Organic agriculture? Sino pa mga starter dito? As in starter pa lang po. O sige po, mayroong pang mga ilan. So we will just have a short clarification para we can understand what is this all organic farming about? All about, na? Kasi sanay tayo sa agriculture, okay? Sanay tayo na farmers plant, farmers produce food. Kaya lang, usually we do not know, hindi natin nang alam na marami, usually yung style ngayon ay tinatawag conventional, wherein they use chemicals, okay? Synthetic fertilizers. Hindi siya actually safe. Tingnan natin. So anong what is the organic agriculture all about? Well, para hindi tayo maging complicated, let's just say that organic agriculture uses practices, among farming practices, follow organic, they use organic resources, hindi yung mga chemical fertilizers, synthetically produced fertilizer or pesticides, pero resources that are made, that are produced from natural origins. So, unang-una, we deal away with poison. Okay? Kasi lahat ito, meron silang side effects. Kahit ano lang yun, synthetic fertilizer, or worse, these are synthetic herbicides or pesticides. Okay? They all have ill effects. Unang-una sa atin environment, and then, syempre, meron din sa atin health. Okay? Kaya, organic agriculture, one of the aims of organic agriculture is to be able to preserve our health so that we can produce safe food, para yung health problem natin ngayon, na yung problem of sickness, that is right, and presence of too many new diseases have been increasing these past years, is we will be able to control it through conscious awareness of the food we're eating. Kailangan kasi yung food natin healthy din. Okay. So sa mga medyo nababago pa rin sa organic agriculture, we will just say na instead of using fertilizers that we can buy from the stores, and kapag may problem, may sakit sa mga plants natin, then we can substitute this with
pesticides, but they are not, hindi sila chemical produced, pero naturally produced. Okay? So we will be speaking about the concoctions. Okay. So, pagdating sa organic inputs, as defined, it refers to anything that has been used by a producer for soil fertility management or pest control, pero from natural sources. Okay. So we have compost, we have manure, we can also use minerals like calcium and lime like this. But for other inputs, we also have what we call liquid amendments, and these are what we call the organic concoctions and plant juice extracts na we can make ourselves and then we can apply sa mga plants natin. Kasama rin dito yung mga animal byproducts, okay? Kagaya ng fish amino acid, okay? Fish emulsion, and yung traditional methods like blood meal, bone meal, and meat meal. Okay? So these are things that can be used also or we can produce para sa plants natin. Okay. However, since we will be discussing only about the liquid concoctions ngayon, this morning, so we will not be dealing with compost or with other solid fertilizers, organic fertilizers. We'll be dealing more with the organic liquid supplements. Okay? So, ano ba itong mga organic liquid supplements na ito? So, these are any solution of water compounds available from plant extracts that can be produced in order to assist our plants in their growth at saka in their defense mechanism against pests. Okay? So, ano mga examples nito? So, meron tayong kagaya binanggit ko nina, meron tayong plant extracts, meron tayong plant juices or fish amino acid, and we also have what you call these microbial inoculants. Okay? Microbial inoculants, these are mga concoctions where they mix certain microorganisms, beneficial microorganisms, which when applied to the soil or applied to the plants, assist in rejuvenating or pinapalakas nila yung vigor and resistance ng mga plants natin through their activity. So, our first topic will be the first concoction we'll be discussing about is fermented plant juice extract. Okay? Bakit kailangan natin i-ferment? Okay? Yung mga plants kasi, meron silang mga hormones or other minerals, nutrients na hindi magiging available unless exposed to a bit of fermentation. Take for example, yung mga fast-growing plants. Anong example ng fast-growing plants? Kagaya ng bamboo. Okay? Diba yung bamboo is the fastest growing grass sa mundo? Bakit siya ganun ka? But why does it have that record? Kasi meron siyang growth hormone. Okay? Now, yung growth hormone na yun, kaya pala natin i-capture, tapos we can use it and apply it to other plants. Kaya lang, even if we make it ibabad natin sa tubig, hindi siya maging available kasi ang water by itself lang, hindi siya ma-extract yung hormone na yun. Kaya, gumagamit tayo ng method of fermentation. Kasi kapag sa fermentation, dito siya na-release. Okay? Dito na-release po yung hormone. Tapos, pag nasa juice na siya, yun na pwede natin i-apply dito sa ibang plants. So, yun ang purpose bakit fina-ferment natin. Notice that sa fermentation, ang ginagamit natin ay yung mga healthiest parts of the plant. Yung kagaya ng mga talbos ng mga plants. Okay? So, notice na
Dito kasi sa mga growth tips of the plants, dito ang na-concentrate lahat yung growth. Lahat yung live growth ng plants. At kagaya kapag bata pang tao, lahat ng energy nandyan pa sa bata, ganun din sa plants. So all the energy is still inside. And so these are the best parts, itong pinaka-best parts ng plant na kunin natin, gamitin natin para i-process natin sa fermented plant juice extract. Okay? So these are the ones we must remember kapag gumagawa tayo ng fermented plant juice extract. Okay, so ano yung mga benefits na makakuha natin dito sa using FPJ? So unang-una, meron tayong fermented plant juice extract will supply the nutrients available to the plants. Okay? So, kaya sinabi ko kanina, yung mga nutrients na stored sa mga ibang plants, we can use them, we can capture them to apply them to other plants. Okay? In ways na, kasi kapag nag-apply tayo ng mga basic fertilizer, marami siyang mga vitamins or minerals na hindi pa available kapag yan lang i-apply natin. Kailangan din mga vitamins. Kagaya tayo sa ano natin, hindi lang pwede kanin lang at saka gulay lang or kanin lang or mais lang. Dapat may mga supplements din para yung buong health, yung health natin complete. Okay? Kasi kung may missing vitamins, meron din tayo maging, kakaroon tayo ng deficiency. Ganun din sa plants. So, how do we make up for this? By the vitamins na magiging available through FPJ. Okay? Ang second effect, it promotes beneficial microbial activity sa lupa. Okay. Sa mga, lalo sa mga hindi pa alam, nila alam anong talaga ang organic agriculture. In organic agriculture, we focus actually more on enriching the soil. Okay? Kasi, bakit, if you ask bakit ngayon, bumababa po yung production, bumababa po yung fertility rate, ang sagot actually dyan is, nawawala po yung life ng soil. Ano ang ibig sabihin ng soil life? Okay? Kapag sabi natin yung soil mo ay healthy soil, we are also saying na yung soil mo ay life, full of life. At ano talaga ang nag-give ng life dyan sa soil natin? Ito yung mga microorganisms, okay? The work of microorganisms is what makes our soil active and healthy. Okay? Usually kasi kapag narinig natin yung word microorganisms, anong pumapasok sa isip natin? Diba? Pagdating ng, pag may sabi ay may bacteria yan, anong automatically pumapasok sa ating utak? Sa, diba? May nakakasakit, nakakause ng disease, nag-harm sa ating kalusugan. So, ang hindi natin alam is, or we have to remember na, hindi lahat ng microorganisms ay bad. Meron din tinatawag natin beneficial microorganisms. Ito yung mga microorganisms na tumutulong sa atin. Okay? Kahit sa ating katawan, ano, kung wala tayong beneficial microorganisms sa katawan natin, alam ninyo ang mangyari. Unang-una sa digestive system natin, kung wala tayong beneficial microorganisms sa digestive system natin, magiging poor ang digestion ng food natin. Okay? Kaya sa inyo, sino nagtatake ng Yakult? Ayan. Diba? Sa mga health conscious, Yakult. Bakit? Ano meron ba sa Yakult? Microorganism siya, pero anong talagang pangalan niya? If you're, yes, lactobacillus. Actually, ito, kahit sa agriculture, ito ang pinakasikat na microorganism na ginagamit namin. Natin sa into implementation of organic agriculture. Okay? Kasi yung lactobacillus, nakakreate siya ng acidic environment para i-protect niya yung mga plants para kapag dumating po yung mga attacks galing ng harmful bacteria, nakakontrol niya
o na-eliminate niya yung mga pathogenic bacteria. Kaya yung benefits niya is nakakreate siya ng protective barrier. Tapos pag nakreate siya ng protective barrier, yung mga tinatawag natin neutral microorganisms will work, okay? Mag-multiply sila. At kapag very active na yung microorganisms, mas maraming pagkain ang ma-release sa plants. Kasi alam na natin yung plants ay wala silang bituka. Wala silang digestive system. Dapat yung pagkain nila ready to eat already. Okay? So, paano maging ready to eat yan? Sino magluto sa kanila? Yung mga microorganisms. So, kapag sinabi natin live soil, yan ibig sabihin healthy soil. Pag sinabi naman natin dead soil, yan ibig sabihin wala siyang activity. Wala siyang microbial activity. Or kung meron, puro pathogenic naman. Yan ang harmful na nakakause ng mga sakit sa mga plants natin. At saka kahit sa pollution ng environment, pollution ng air, pollution ng water, ito nakakause. Kasi mas marami yung harmful microorganisms. So makita natin dyan ay kagaya binanggit kanina sa slide at sa presentation, we actually concentrate on the topsoil. Kasi dito ang pinaka active zone ng mga beneficial microorganisms. So we actually work only on this at least 6 inches. Okay? 6 to 12 inches, actually 12 inches, malalim nini. But the top 6 inches of topsoil, yan ang pinaka-important sa plants natin. Okay? If we have good topsoil, yung growth ng plants natin will also become very healthy. Okay? So ayan din, it is also a result na kapag gumamit tayo ng FPJ, it will improve also the soil quality and fertility. Like what I mentioned a while ago, kasi nga, mas active ngayon yung mga microorganisms. Hey. So ano yung mga plants na pwede natin gamitin sa FPJ? Okay. So siguro familiar dito kayo sa mga plants na ito. We have kangkong, we have kakawati, and we have malunggay. Notice, anong na-notice ninyo dito na common sa kanila? Unang-una, mabilis sila tumuha. Yeah, they have fast growth. Pangalawa, kagaya ng kakawati, mayaman na siya sa nutrients, especially sa nitrogen and calcium. Kaya yung kakawati, paborito to ng mga traditional farmers actually. Kasi ginagamit nila pang mulching nila. Kasi nagiging siyang green manure. Incorporate nila sa soil at ang result niyan is natural fertilization kapag nabulok na po yung dahon ng kakawati. Okay? Ganon din yung ipil-ipil. Okay. So, hindi lang ito po ang pwede natin gamitin sa FPJ. Okay? Marami pa. Kung meron kayong plants na na-notice ninyo, mabilis sila lumaki, okay, maganda yung growth nila, yun rin pwede ninyo gamitin din. Okay? Using the process that we will be showing you a little while. Kasi hindi siya limited po. Yung creativity ninyo, yung imagination ninyo, pwede nyo gamitin dito. Especially dahil medyo iba-iba yung anong tawag dito, yung terrain at saka yung plants na available dito sa specific lugar ninyo. So, yung mga plants, you just have to be aware, be conscious na itong mga plants na ito ay fast-growing, healthy, then pwede na ninyo gamitin sa pang-FPJ. Okay? There is no risk. Kaya gumagamit tayo ng ginagamit natin yung process of fermentation
Kasi yung fermentation requires ano? The work, the activity then of microorganisms. Okay. Saan magagaling itong mga microorganisms na ito? Sa dahon, the leaves themselves or the tips themselves na we harvest, because as take note, in a on a healthy leaf, may 100,000 to 150,000 microorganisms active. Okay? Kaya yung recommendation namin is at least 2 to 3 days after umulan, dyan kayo mag-harvest. Kasi usually after the rain, mahina po yung activity, nawawash out kasi po yung mga bacteria. Pero kung sa regular na araw, mag-harvest kayo early morning, habang malamig, para very active po. Ito pong height ang activity ng mga microorganisms sa leaves. Okay? So, itong microorganisms din, kagaya ng sinabi ko kanina, ay yung tutulong sa atin in our processing of fermentation. And then, ito ang result ng, makikita ba ninyo yan? Ito ang result ng isang analysis ng kakawate. So, pansin ninyo, the amount of nutrients available in kakawate leaves. And this will become available through, via microbial activity. Okay? This is why we use fermentation. Okay, so let's go now to the, paano tayo natin prepare yung FPJ. Okay. So, yung process ipapakita natin is a typical standard process. Okay. We do not limit your imagination or creativity, pero ito magiging basic sa mga, lalo sa mga beginners. Pero sa mga experience na, yung may mga ano na, you're free to deal, play with the yan, ratio. Okay. So, unang-una, yan, i-harvest natin yung leaves. Okay? Kagaya sinabi ko kanina, dapat yung talbos or yung pinaka-healthy part ng plant. Okay? So, 1 kilo of leaves and shoots, then chop. Also, kagaya sinabi ko kanina, early morning, yan ang pinaka-height na activity ng microorganisms at 2 to 3 days after the rain. Okay? Para ano yung ensure natin na maraming yung maximize yung microorganisms sa leaves na in-harvest natin. Tapos, mag-apply, mag-mix na, i-mix natin ng kung 1 kilo po yung na-harvest natin, 1 kilo din po yung molasses. Ano po yung purpose ng molasses? Opo. Ang molasses po ay siguro alam naman yung molasses po. Pulot. Pulot ba? Ano ba ito? May ano ba, Ilocano ba yung dialect dito? Hindi. Tagalog. Ay. So, kakaintindi naman tayo. Kasi po yung molasses ay yung sugar, ito ang magiging food ng mga microorganisms para magka-multiply sila. Okay? Siyempre, kapag may microorganisms, kailangan din sila ng pakain. So, we have to give them food through molasses. Ngayon, kung wala kayong molasses, pwede kayo gumamit ng brown sugar. Kung hindi po available yung molasses. Although, kung sa areas na available, we recommend molasses more. Okay. So, i-mix natin yan. Tapos, anong next? So, we mix them and then we ferment them for 7 days. Okay. And pwede, you can, if you're talagang rushing, pwede 5 days na yung harvest. Pero seven days ang optimum. Actually, 7 hanggang 14 days. Okay? Para yung fermentation process po ay well done. Hey, katapos ng 7 days, i-strain natin yun.
Okay. I-strain natin yun, tapos yung dahon yan, pwede mo na itapon dyan sa compost ninyo. Pero yung juice ang kukunin natin, yan ang ibabattle natin. I-stack natin to kasi yan, ito ang gagamitin natin pang-apply sa mga plants natin. Okay? Ngayon, halimbawa, meron kayong ayaw ninyo masyado yung molasses. Kasi may mga plants na medyo sensitive. Okay, sa plants. Yung lalong yung mga halimbawa kamatis, pwede kayo gumawa, i-reduce yung molasses. Pero yung mga leaves po, mas maganda pigain ninyo or squeeze ninyo para talagang lumabas po yung katas niya. Okay? Para mas magiging active po. Tapos yung sa inyo na rin po yung halimbawa gusto ninyo direct application na, hindi na kayo magtitimpla. Kasi ito, concentrate to. We will be mixing this 1:20. Okay? So, what we can do is, you can measure your water already. I-ferment mo yung dahon mo dun sa water. Tapos maglagay tayo ng konting molasses. Pwede ninyo i-adjust. Okay? Tapos, ganun pa rin. Keep sealed. And then, after 7 days, you can spray as is na. Okay? Dito sa mga plants na sensitive, yung mga mahina sa molasses. Okay? In the process of fermentation, also take note na dapat na sa cool area at saka away from sunlight. And hindi kasi pinakita dito yung during fermentation, i-cover natin ng mas maganda manila paper or pwede na dyaryo. Okay? Para po yung fermentation process po hindi ma-contaminate ng mga langaw, mga insects. At pangalawa, we have to keep the fermentation inside under control. Kasi kung hindi siya controlled, ma-contaminate lang siya. Okay? So, very important here. Dapat tama po yung fermentation process. Paano natin malaman yung fermentation process? Yung ninyo ay tama. Dito po yung, dito magaling mga babae. I-trust your smell. Okay? Ano dapat yung tamang, anong tamang smell? Yung smell po ay dapat sweet, sour. Asim na matamis. Okay? Dapat hindi siya mabaho. Kasi kapag mabaho, ibig sabihin, palpak yung process ninyo. Okay? Yung iba, ginagamit nila, pero we don't recommend. Kasi, remember, we're also after safety. Okay? So, dapat yung, we make sure na yung mga beneficial microorganisms talaga ay ang yung mga active dyan, hindi yung mga harmful. Okay? So, yun po, dapat sweet sour yung smell. Okay. So, yung fermented fruit juice naman, ang kaibahan lang dito is, instead of using leaves, mga talbos, we can use the fruits themselves. Ang usually, ang purpose ito is to supply potassium. Ito ang kailangan para yung flowering ng plants ay talagang gumanda ng todo. Okay? So we can strengthen their capacity, their potential to flower and the fruit. Okay? And yung potential nila para i-repair yung cell damage. Kapag halimbawa na wound po yung plant, syempre kapag halimbawa yung sugat natin, pwede ma-infect yan ng mga bacteria. Ito naman ay it will help them heal yung wound sila, heal right away para hindi sila ma-contaminate ng hindi sila ma-affect ng mga bad bacteria. So ganun din, medyo similar din siya sa fermented plant juice, yung mga beneficial results we can expect from fermented fruit juice. Ang isang ano lang dito is, usually, we use this sa mga fruiting plants natin.
hindi lang for fruit and flowering, but also para i-sweeten yung fruits natin. Okay? So, ano ang pwede nating gamitin? Ayun. Meron tayong mangga, may banana, may papaya. Ano na notice niyo ang common denominator sa kanila? Lahat sila ay yellow. Yeah? Ibig sabihin, lahat sila ay rich in vitamin C. So, ibig sabihin, yung vitamin C hindi lang para sa atin. Tumutulong din yung vitamin C para sa plants. Okay? Para nga, sabi ko nga kanina, yung wounds nila, yung sugat nila, mahihil agad. Okay. So, ano yung process? Okay. Ganon din yung process. So, 1 kilo din of banana fruit. Halimbawa, again, gagamit tayo ng molasses. Tapos, chop natin, i-mix natin. Tapos, ilagay natin sa... Dito, ang pinaka maganda talaga yung banga. Okay? Kasi malamig siya. Pero kung wala tayong banga, pwede na yung timba. Or basta ilagay natin sa isang malamig na lugar. Okay. And after 1 week, i-strain na naman natin and then ibabattle na natin yun. Yun ang maging fermented fruit juice natin. Okay? So same process as the fermented plant juice. Just notice na yung process na ito, kapag namasteran ninyo, you can apply it to any kind of plant, any kind of fruit. Okay? Yun lang, basic process lang siya. Okay. And ganon din, para i-check natin kung tama ang pag-process natin, amuin natin. Okay? Dapat sweet sour. Okay. Ito, medyo naiiba ito. Fish amino acid. Okay? Para naman sa itong fish amino acid, ito, malakas ito mag-ano ng supply ng nitrogen. Okay? Fish amino acid. Ito maganda sa mga plants na kailangan na heavy dosage of nitrogen, kagaya ng mga leafy vegetables, ng pechay, kahit yung mga fruiting plants natin na at the vegetative stage ba, hindi pa siya nagpo-fruit. Okay. Ito ang maganda mag-supply ng nitrogen. Pangalawa, nagsusupply din siya ng growth hormone. Okay. Kagaya binanggit ko nina, para lumaki agad yung plants natin. So halimbawa yung pechay ninyo nasa isang dangkal lang ang yung pag nag-harvest kayo isang dangkal lang ang length niya. Kapag gumamit kayo ng ganyan, pwede mo expect na 1.5 times pa siya. Okay? At saka mas mabigat ang weight niya. Usually then pang foliar spray siya, but again, food for microorganisms. Okay? So notice na yung microorganisms, very central po sa buong organic concoction technology process. Okay? We cannot do without the microorganisms. So, dito yung ano, very important po yung preparation of fish amino acid, okay? Kasi karne to, hindi to plants. So, again, 1 kilo of fresh uncooked tilapia entrails. Okay. Yung mga, meron kami kilala mga farmers sa talagang as in go na go sila para sa fish amino acid. Talagang bumibili sila ng fish. Pero siyempre hindi natin recommend kasi nga sayang din yung karne ng fish. Sa kahit yung mga intestines lang po. Okay. That's 1 kilo of molasses. By the way, dapat po, mas maganda, bagong process, kunin na ninyo po. Kasi kapag may ilang oras na may level of contamination, mahirapan ninyo i-control yung contamination. Okay? 1 kilo of molasses, tapos i-mix, lagay ilit sa clay pot. Okay? Dito po, strictly, do not include water po. Dapat wala siyang tubig. Okay? Para hindi siya, kasi aalsa to eh. Talagang as in yung fermentation niya ay triple niya yung yung volume sa loob dahil nga mag-release niya ng gas. And then, ang fermentation period niya is 2 months. Okay. Ang pinaka-short is actually is 1 month. But
They recommend 2 months based sa study. Okay? And then, yan, there we go again. Isa-strain natin yan after 2 months. I-bottle natin. And always take note po na very important po yung labeling po. Label the date and the content ng na-process ninyo. Okay. Ganun din po yung smell. Okay. Trust your smell. So, syempre, expect natin na may fish smell siya. Pero dapat hindi siya mabaho. Okay? Kung mabaho, pwede naman gamitin sa compost natin pang boost. Okay? Kung wala naman kayong kasama, malaking kapitbahay, oh, sige, kayo na. Pero hindi namin nire-recommend yan. Dapat ano, maganda po yung pagka-process pa rin po para malinis siya po. Safe. Okay, so ito na po yung application po ng how to apply lahat yung na-discuss natin kanina. Ang application niya, mixture niya is 1:20 or per liter is 50 ml per liter of water. So nasa 5 tablespoons. Actually, yes, sa tansya natin, 5 tablespoons per liter. Okay. Pwede natin isama-sama yun. Yung FPJ, yung FFJ, at saka yung FFA. Okay? Mas maganda yan i-combine para mas malakas yun po yung effect. Okay. And then, ilan days? Ano yung interval ng days ng application? This is 7 to 10 days. So, once a week okay, ang recommended rate. What is the proper time? Ano yung magandang oras para i-apply itong mga sprays na to? So, early morning or late evening. Okay. Pagdating sa, when it comes to, for example, for FPJ, kasi meron tayong tinatawag na FPJ yung pang ano lang, pang fertilization purposes lang para tumaba yung plants natin. Pero kung sa control ng insects, halimbawa, gagamit tayo ng FPJ, para i-control yung peste, medyo mag-iiba tong process na to. Okay? I-explain ko naman ng konti yan. Ito. Okay. So notice na ito po yung result ng combination na po. Okay. Halimbawa, nasa vegetative stage pa. Kapag sinabi natin vegetative stage pa, yung first 4 weeks usually, bago siya mag-fruiting. Okay? Notice na mas mataas po yung nitrogen. Pero pag nag-ano na siya po, fruiting stage na siya, okay, binabawasan na natin yung nitrogen. Kaya tinan mo, pwede natin, we can do away with the FAA or bawasan po natin yung dosage niya para magiging 20. Tapos, we can increase the FFJ para mas marami po yung potassium habang nasa fruiting stage ng mga plants natin. Okay. So, our next is calcium phosphate. Ito po, para yung mga susunod, yung mga kumakain po ng itlog, huwag niya itapon po yung shells. Magamit po yung shells. Ay, ganito. Anong purpose po? Ito po para ipalakas po yung plants natin para yung resistance sa pest attack ay doble po kaysa wala po yung wala itong application kasi yung calcium po helps increase the resistance of the plants sa mga peste. Sino po yung naka-experience po ng aphids attack? Kilala namin po yung aphids. Parang kuto. Halimbawa, may rosas kayo, tapos parang may kuto. O yung mga sitaw ninyo, marami siyang parang ano. Tapos yung itim-itim po yung dahon ng sa ilalim. Okay. Ang reason po, number one is, kulang siya sa calcium. Okay? So, gagawa tayo ng calcium phosphate
para ma-supply, matama po yung deficiency na ito. Paano? So yun, una, we can grind it, pulverize it. Ang unang-una, we roast it. Ano yan? Ano ba yun? Sinasanag? Sanag ba yan? Roast. Roast the eggshells, okay? Hanggang maging itim siya po. Pag itim na sila, marang charcoal na siya, ipulbus na, pulverize natin, tapos, dyan natin ihalo ng eggshells 1:1 with suka. Okay? Coconut, you can use coconut vinegar or cane vinegar para po ma-extract po yung calcium. Yo, tapos, ano to, 2 weeks to 1 month ito. And then, pagkatapos ng fermentation, strain natin, yan na itapon yung dispose na yung eggshells, tapos yung mixture, yung juice extract niya, yan ang i-apply natin sa plants natin. Okay? Yan ang kailang apply natin lalo sa mga fruiting plants, kamatis. And you will notice na iiba po yung growth po ng plants natin. Magiging robust at very sturdy siya, healthy siya. At halimbawa, yung pakwan kayo, tatamis po yung pakwan ninyo. Pwede din natin gawin dito sa mga buto ng mga baka, yung sa fish bones, yung ano, any kinds of bones, basta wag lang yung sa mga tao. Tapos, kasi meron yan tinatawag na calcium phosphate. Kung gusto ninyo sa i-induce yung flowering ng mga mangga ninyo, gamitin nyo po yung calcium phosphate, mas maganda effect kaysa gumamit kayo po ng chemical at tatamis pa po yung mga fruits. Okay, next, fermented manure tea preparation. Ito simple lang po, parang tsaa lang to. Okay, so kuha lang tayo ng process. Dapat process siya po. Okay, and then ilagay natin sa sako, tapos ilublob natin sa tubig. Okay, yung result, yun yung parang tsaa, kasi dito lalabas lahat po yung nutrients, i-apply natin sa plants natin. Ito maganda kapag halimbawa kailangan natin yung immediate results. Kasi after 3 days to 1 week, may results na yun eh. Kasi andyan na, naka-dissolve na yung nutrients sa tubig. Okay, so ito ay may example ng... Ano ba ito? Oh. So ito ang example ng analysis ng FPJ. Okay? So notice ninyo na very very low po yung nutrient content nila. Pero bakit may effect? Kasi nagiging available pa rin po yung nutrients. It is dahil sa work ng microbial activity, yung nutrients na release siya ng steady. Nakakaroon siya ng steady release of nutrients. So kahit hindi siya yung nutrient comparison niya is not cannot level up sa mga synthetic fertilizers, just be aware na yung synthetic fertilizers, karamihan ng nutrients yan po, na-wash out lang po. Hindi nagagamit ng plants. Hindi kagaya dito, slow release, pero na-utilize lahat ng plants. Ito naman, same. Okay? Kagaya yung binanggit ko kanina, if we are going to extract juice for control of pests, we can use yung mga plants po na alam natin ay matapang, ay may malakas na amoy or known to kill plants. But, kagaya ng... Okay. Ito ang example po ng plants na we can use to extract their juice at spray natin sa plants natin. Okay? Notice po, kagaya ng marigold, kakawate, basil, yung mga plants ito po, they work by, dahil, yung effect nila po, dahil sa smell nila po, yung amoy nila. Kaya na tataboy po yung mga insects, yung mga peste. And we recommend this more as a first source of action. Then, bago gamitin natin po yung mga plants na talagang pumapatay po ng peste kagaya ng mga neem, garlic,
Yung garlic, actually, pwede yun eh. Combination ng dalawa. Kaya lang mahal din po yung garlic. Yung isa, yung tinatawag ng mga farmers makabuhay vine. Ayun. Okay? Kasi talagang pinapatay nila po yung mga peste. Pero hindi lang yung mga peste, pati din po yung beneficial insects. Kaya we only recommend na gagamitin niyo to kapag talagang last resort na. Okay? As much as possible, mas maganda gamitin niyo po yung mga plants na may malakas na amoy. Okay? Kagaya ng amarillo, marigold, tsaka kakawate. Sa pag-process ng itong mga plants po, we recommend always you use protective, personal protective equipment. Naka-guantes, naka-mask, lalo kapag mag-process kayo ng ng hot pepper. Okay? And then, kapag gumamit tayo ng pwede natin i-combine po para, kasi yung ito po, applicable lang sa limited number of pests. So if you want to have it, them to have more effect, mas maganda yung combination. Okay. So ito yung results ng isang research conducted at RM Cures. Okay. So makikita nyo po na kapag yung ginamit ng garlic, yan ang pinakamataas na results. Tsaka native ginger. Okay. Kaysa over the control untreated. Ito po ang sinasabi ko, hot pepper extraction. Okay. So, the process we use for extracting para sa fermented plant juice, just follow it then pag mag-extract tayo para sa biopesticide. Yan lang po. Always use protective personal equipment. Okay? Ito gumagamit sila ng blender. Ginger naman to. And then, always use proper labeling. Okay? Kasi yung effect po ng mga extracts na ito, nasa 1 month to 2 months lang. Okay? After that, kailangan natin dispose yun. Okay? Ganon din po yung application niya. 1:20. Pero kung talagang malala po yung attack, you can increase it. You're free to increase it. Okay? And then, yung recommended application rate, mas maganda po araw-araw po. Okay? Once every day or mas maganda twice a day pa nga. Isa sa umaga, isang sa hapon. Pagkatapos ng 5 days po, tingnan ninyo kung may effect. Kung wala siyang effect, palitan ninyo po. Okay? So ito naman, nasa fruit fly trap lang to. Gumagamit naman sila ng attractant. Okay. Ito naman yung mga attractants, nagtitimpla tayo ng molasses at saka vinegar, tapos ilalagay natin dito sa loob ng mga bote para kapag pumasok po yung mga putakte, dito sila natatrap. Okay. Maganda ito sa mga fruit fly. Well, by the way, credits kasi to Elena Romero from RM Cares, okay? Kasi ito yung siyang gumawa ng presentation na we use actually in our ATI trainings institutes, ATI trainings. Ito po yung sa RM Cares, Nueva, Ecija, yung mga available products nila sa mga taga-CSU dyan. Siguro kayo din gumawa ng ganito. Ay. Sambilan sa fish amino acid, virata, ariera. And by pesticides. So I think that will end our discussion now. Let's go to our... All right. Thank you, sir. At this point, we'll be entertaining questions from the audience. Kung mayroon po kayong tanong,
Pwede po kayong magtanong dito po sa may harapan. Yes po. Yes po. Hello. Sir, tanong ko lang po, doon sa may fermented fruit juice, lahat yung kalabasa, saging, and mango, pwede po ba siya pagsamasamayin ng isang kilo lang, tapos isang kilong molasses, tapos yun yung ipe-fermented? Yes, no problem. Kahit ano, yeah, kahit halo-halo yeah. Po. Yes, pwede combine. Katulad din po doon sa may plant po, yung dahon ng kakawate, dahon ng ipil-ipil, tapos yung dahon ng kangkong, pwede pong pagsamasamayin sa isang kilo lang. Yeah. Exactly, I recommend pa nga that you combine it. Eh. Mas maganda yung effects niya. Tapos sir, last na question, yung doon po sa may imo, talagang tilapia lang po ba yung po pwedeng ingredients doon? Hindi na po ba yung dilis o kaya anything na fish, hindi po ba pwede? Yes, any fish can do. Okay. Not only tilapia. If you have other fish, basta kahit anong klase ng fish entrails, pwede nyo gamitin. Thank you, sir. Okay. Alright, thank you. Dahil dyan, meron kang regalo from ADI and Manila Bulletin. Yes, sir. Hello po. Magandang tanghali na po sa ating lahat, sir. I'm Ruel Isayo po, from United Farmers Agricultural Cooperative of Cabanatuan City. And maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo dito sa magandang programa na ito. Actually po, napakinggan ko lang ito kahapon ng umaga na meron pong ganitong invitation. And yung manager po ng kooperatiba namin ay in-invite ko. Ang aking pong katanungan ay napakaganda po nung pagsusulong talaga ng organikong pagsasaka. At yung mga binahagi niyo po sa amin ay actually may mga ilang pagkakataon na rin namin na naibigay sa amin ng City Agriculturist ng Cabanatuan ng pag-aaral sa bagay na ito. Ang mas ano po sa akin siguro ay yung suggestion po kung paano, kasi talagang matindi po yung conventional na paggamit ng mga kemikal. Lalo na po sa rice field, sa mga vegetable area. And kami po ay nabibilang doon sa rain-fed area ng Cabanatuan, yung 11 barangay na sahod ulan. At isang beses lang kami nakakapagtanim ng palay sa isang taon. At gusto namin talagang makakita ng mga halaman o mga gulay na sa panahon ng walang ulan ay makapagtanim kami. At ang isang nakita po namin dito ay napakaganda po mang mamunga nung sili, bell pepper o ano, basta mga halamang sili po. Na kung saan ay nakita ko dyan po na isa sa maganda palang magagamit sa paglikha ng organikong pesticide, yung sili o yung hot pepper. Ang nais ko po sana maiano ay yung paano natin ma-sustain talaga yung paggamit po nitong mga organikong pagsasaka na ito. So sana po kami particular ay sa Barangay Kalikid Norte ay malunsaran po ng ganitong sustainable pag-aaral. Dahil napansin ko po yung isang araw po na training gagamitin ng isang buwan, gagamitin ng isang season. Pero yung talagang pangmatagalan po, na yan po ang pangangailangan sa ating henerasyon ngayon, ay talaga pong maikintal sa isipan ng ating mga magsasaka at ng itong mga kabataan na ito. Maraming salamat po. Actually, may tip sa sili din po. Di ba, ano siya sa... yung nakukulubot siya. Yung sili po, prone siya sa mites, excuse me, yung sucking pests. Yun po, very effective yan po yung mite, yung neem kakawati combination. See. Okay, last question daw po. May tatlo pa yata. Pwede magtanong.
Ang tanong ko lang po ay, kung doon po sa fruits, pwede po bang gamitin yung mga mangga na nakakahulog? Opo, or ma'am. Fresh po? Opo, ma'am. Di ba yung nahulog po, pwede kung gusto nyo recycle, i-cut, separate lang nila niya po yung bulok. Po, para maganda pa rin po yung fermentation pa rin po. Okay Opo, pa ba? Yun lang po ang tanong ko. Salamat. Si sir sa likod. Ay. Magandang umaga po. Ako po ay Tiga Llanera, farmer seed grower. Nagpa-practice po ako ng urban gardening. Namumroblema ako dun sa, kasi ang topic dito, making organic concoctions. Yung ang gusto kong makuha sana tanong, paano paggawa ng organic na pang-urban farming sa mga timba-timba or mga sako? Kasi yung nagpa-practice nga ako, kuminsan yung mga halaman ko, namamatay ka agad. Yung combination ba ng pag-mimix ng sand, yung organic at saka, nahihirapan ako mag-combination dun eh. Kaya gusto kong itanong yung combination ng paghahalo ng organic. Ano po yung mismong solid fertilizer? Yes, compost? Yung ilalagay sa timba or sa sako na tatamnan ng vegetables. Opo, pwede po. Hindi, na medyo... Kaya lang ano po, kasi yung topic ngayon yung sa concoctions. So, baka pwede natin i-refer sa ibang section po yung organic, yung mismong solid fertilizer po. See? Maraming salamat po. Okay, so yun po muna yung last na question na ma-entertain natin. But Mr. Dyson will be around naman po, so you can approach him anytime today. Alright, so let's call on to award the certificate of appreciation. To this speaker, let's call on Ms. Veronica Concepcion Esguera, Mr. Alex Arizabal, and Mr. Ian Belleza to award the certificate. And also, we would like to call in Attorney Jenny Dawayan to award the certificate. Once again, let's give a warm round of applause for our resource person this morning.